Tumayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kasama ko ngayon si Reverendo Padre Vic Flores ng parokya ng St. Paul of the Cross at may mga kasama rin siyang mga parokyano na narito. At sa araw nito, manalangin po tayo sa kanya at sa kanyang parokya. Manalangin po tayo sa ating lahat ng mga pangangailangan. Isama po natin sa intensyong ito, ang inyong mga intensyon. Kayong narito sa loob at sa labas ang nambana ng itim na Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo at ang mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang ating agarang at angkop na pag-respondi sa pandemya ng COVID-19. Isama rin natin sa misang ito ang ating mga frontliners at mga tagapaglingkod para sa kalusugan. At isama rin natin sa misang ito ang intensyon para sa ating archdiocese at sa lahat ng mga iba't ibang local communities at local sees ng ating bansa at iba't ibang mundo, dako ng mundo upang magkaroon tayo ng matagumpay na paglakbay para sa simbahang sinodal na matatapos po sa sunod na taon. Mga kapatid, atin pong pagnilay-nilayan ngayon ang naaangkop at dapat na gawin na hindi tayo matulad ng mga may kaya at mayayaman na sila'y maging pabaya at hindi nila napalagaan ang para sa Diyos ayon pa kay Santiago at nasa ating Ebanghelyo ni San Marcos, sinasabi ng ating Panginoon, anuman ang gawin natin, maski tubig lang ialay sa ating kapwa, naway ito ay nagpapahalaga sapagkat bigyan po ng Panginoon ng gantimpala ang lahat ng mga gumagawa ng mabuti at huwag mapahamak yung mga maliliit sapagkat kung ano ang ating mga nagawang kasalanan ay ating pagsisihan para na rin putulin ang kamay, ang paa o ating tanggalin ang ating mga mata upang tayo ay mamuhay sa kabutihan. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, aminin po natin upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang sa Ekaristiya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid
Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kais nasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo, makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, paawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan niyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak. At ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy nauubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mahuling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi nyo ibinigay sa mga gumapa sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga mangaani na inyong inapi. Nagpakalayo kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan nyo at pinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Masdan ninyo yung taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay nanghawak na mabuti. Tulad niya'y mga tupa sa patayan din hahantong, kalawit ni kamatayan ang magiging kanyang pastol. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang matuwid magwawagi pag sumapit ang umaga, laban doon sa kaaway na ang bangkay ay bulok na, sa lupain itong patay na malayo sa kanila. Ngunit ako ililigtas, hindi ako babayaan. Aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman. Lumago man ang lumago, yung kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman na hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahil sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila.
Tumayo na po lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Dooy, hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Palakpakan po natin ang Pong Hesus Nazareno. Ang pangpito na linggo sa karaniwang panahon at sa pangalawang taon ng ating liturhiya. Ang ating pong mga pagbasa ay hitik na mga aral tungkol sa buhay na dapat nating isabuhay. Ang angkop at tama na pamumuhay sa isang nanampalataya.
Sa atin pong unang pagbasa, sa sulat ni Santiago, Kapitulo 5, Versikulo 1 hanggang 6, na hindi po natin tularan yung mga nagnanais ng kayamanan, ang mga mayaman, sapagkat masisira lang ang kanilang kayamanan at hindi ito maghatid ng kabutihan sapagkat ito pa ay magtulak sa kanila sa kaparusahan. Dahil kung ang isang employer hindi nagbayad ng gusto sa kanyang trabahante, ito ay, ayon pa sa ating unang pagbasa, sisigaw ang kanyang puso sa Panginoon at parusahan yung nagpapahirap na hindi nagbibigay ng tama na dapat gagawin ng isang employer sa kanyang empleyado. Kaya po, sa atin pong Salmo 48 ay sinasabi na ang matuwid ay magwagi. Ang lahat ng mga sumusunod, ibig sabihin sa kalooban ng Diyos, ay magwagi sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po dyan sa langit. Dahil masagana ang lahat ng mga magiging mayaman dito sa mundo. Pero saan sila maibulid? Sa dilim na walang hanggan. Sa Old Testament, itong dilim na walang hanggan, ito yung impyerno. At dahil dito, dapat magkaroon tayo ng tunay na pamamahala sa lahat ng kayamanang bigay ng Panginoon. Ano po ang ating natamo? Ano po ang ating naangkin? Ano ang nasa atin? Hindi po yan sa atin. Yan ay lahat galing sa Panginoon. Kahit sabi mo, pinaghirapan ko ito, nagtrabaho ko ng mahirap, ganito ang aking kayamanan. Kung hindi ka binigyan ng ganyang scale ng kanyang kalusugan upang makapagtrabaho ka, magkaroon kaya kayo ng kayamanan? Ibig sabihin dito, lahat ay mula sa Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon na yung mga nagkukulang ay dapat nating bigyan kung ano ang kanilang kinakailangan. Na nagkulang naman sila dahil din sa ating sistema, sa ating pamayanan at ang ating pamaraan. O dili kaya pananaw na kung saan yung mga nasalaylayan ng ating lipunan ay hindi natin binibigyan ng pagkakataon na sila'y lumago. Na atin namang tunguhin ayon pa sa konstitusyon ng simbahan sa modernong panahon na tinatawag noon sa Konsilyo Vaticano II, Gaudium et Spes. Gaudium, kagalakan, et at Spes, pag-asa. Ang pag-asa doon na dapat marunong tayong kumilala at atin pong tunay na alamin ang kahulugan ng palatandaan sa panibagong panahon at mag-respondi tayo sa tao ayon sa kanyang pangilangan upang siya mabigyan ng narapat na paglago bilang tunay na tao. Pero tayo kuminsan ay pabaya. Tinitingnan na natin ang ating sarili. Pero kung tayo ay makipagkapwa-tao at mayroong malasakit sa ating kapwa, tayo ay gantimpalaan ng Panginoon. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon San Marcos, Kapitulo 9, Versikulo 41 hanggang 50, sinasabi ng ating Panginoon, sino mang magbigay ng isang basong tubig na dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na kanyang gantimpalaan. Versikulo 41, Kapitulo 9 ng Ebanghelyo ni San Marcos. Pero yung mga pabaya, yung mga hindi gumagawa ng mabuti, ano po ang kanilang kahinatnan sa buhay?
sa atin pong Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 42, mabuti pa sa tao na bitinan ng batong gilingan ang kanyang liig at maitapon sa dagat kung siya ay dahilan ng pagkakasala ng mga maliliit, ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Kaya sinasabi pa sa ating Ebanghelyo, kung ang kamay mo ay sanhi ng pagkasala o yung paa mo ay sanhi ng pagkasala, yung mata ay sanhi ng pagkasala, mabuti pa ito'y tanggalin kaysa kumplito tayo pero mapunta naman sa impyerno. Ang ibig sabihin nito ng Panginoon, hindi naman literal. Kadami sigurong mabubulag sa atin at mga wala ng kamay at paa dahil sa ating mga kasalanan. Alam po natin na yung mga magulang kung minsan magdisiplina sa ilang mga anak. Pagkamunting pagkamali, kaagad gamit ang kamay at yung mga tainga ng mga bata ay kung ano-anong ginagawa. Kinukurot ang iba na kung minsan, maski kung para lang sa kagalakan. O kung ano-anong ginagawa ng ating mga paa, kuminsan tayo na nadyak dahil sa ayaw natin. Kuminsan hindi lang paa, ating mga bibig. Nagiging maritis tayo kung ano-anong mga isinawalat na masamang mga salita, lalo na pagtungkol sa politika. Kaya makita natin sino yung pinakapopular na mga kandidato, yun pang nagmaritis dahil na rin sa mga taong nagpapahayag ng mga hindi tama. Kailangan na ang ating mga mata, ang ating bibig, ang ating tainga, kamay at paa, buong pagkatao natin, ay biyaya at bigay ng Diyos sa atin, gagamitin po natin sa maayos sapagkat tayo ay mga alagad lang, katiwala lang ng Panginoon. Ano man ang ating naangkin, ano man ang natamo natin sa buhay, ano man ang lahat ng mga pag-aari natin, hindi po yan sa atin. Kung ikaw ay may malaking pag-aari, yan ay dapat ibahagi mo sa mga walang-wala at nahihirapan at nangangailangan. Ano man ang iyong malaki na panahon, dapat dekalidad na panahon ang ialay sa Panginoon sa paggamit nito sa tama. Huwag sa mga kung ano-anong mga hindi kaaya-aya na gawain na tayo ay mahulog sa tukso. Kung ano man ang dekalidad na ating naalay sa Panginoon, may gantimpala po yan sa langit. Kaya kung anong talento natin, huwag nating isarili. Atin pong ibahagi at gamitin para sa kabutihan. Ano man ang kayamanan na darating pa sa buhay natin, atin pong ipangako sa Diyos at talagang ating gawin na ito ay para sa lahat ng mga dukha, mga aba, mga nangangailangan sa buhay. Alam ko na itong pinagdaanan natin sa COVID-19 na pandemya ay isang napakating dagok sa buhay natin. Napakatindi ang pinagdaanan natin dahil dito. Bagsak ang ating pamumuhay. Kung ang iba nga ay parang nawala ng pag-asa, parang ang iba, parang nalilito na, pagod na, at parang napabayaan tayo sa dapat magbigay sana ng tunay na pahalaga sa araw ng ating pag-respondi sa pandemya ng COVID-19. Ngunit nariyan ang Diyos. Huwag po nating kalimutan ng Diyos. Isintro po natin ang ating mga puso, ang ating isipan, ang ating buong pagkatao sa Kanya. At lahat ng ating magagawa ay sapat at dapat. Ayon pa ni Santa Teresa de Avila, sinabi niya, huwag tayong maabala
Huwag tayong magkaroon ng pag-alaala. Lahat po ng bagay ay lumilipas. Ang Diyos lang ang hindi nagbabago. Kung nasa atin ang Diyos, lahat ay ating makamtan. Sapagkat Diyos lang ang sapat. Diyos solo, basta. Diyos lang ang sapat. At ito ang dapat nating isabuhay, sapagkat ang tunay na kayamanan natin ay ang Diyos. At kung tayo ay may Diyos sa buhay, ay naisabuhay natin ang tapat at nararapat na isabuhay. Naway, Diyos nga ang maging Panginoon sa ating mga puso, sa ating isipan, sa ating mga tahanan, sa ating mga opisina at pagawaan, saan man tayo, ang Panginoong Diyos ay isang sintro at saysay ng buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa kaliwanagan ng ating isip at diwa. Habang ating inilalahad sa Kanya ang mapangilangan ng hindi buo at hiwa-hiwalay na daigdig, atin pong itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang banal na sambayanan ng Diyos, naway manatiling matatag sa pakikibaka laban sa iba't ibang kasamaan, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang lahat ng mga tao naway patuloy na magsumikap sa pagharap sa mga pagsubok at pagdurusa, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga ari-arian naway huwag nating hayaang umakay sa atin sa kawalan, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at kasiyahan mula sa mga pag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga mahal na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihan, Ama, humingi ng katapangan sa panampalataya ang bayang iyong tinawag na sumunod sing anak na inilalahad ang kanilang mga pangilangan sa iyo. Ngayon namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tumayo na po lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran, hiling namin naway
mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at ang loob ang tayong likha mo at pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwas ng lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa namang helsi siya awit ng papuri sa iyo ng manhumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Luluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumita ng Espiritu ng banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tatayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Santo Rosario, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Pablo ng Cruz na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, magaling na utos, at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Luluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Night of exile, stay with me.
Manalangin tayo. Tumayo na po. Ama naming mapagmahal, ipagkalumong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla na iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pitakasin na may mga karamdaman. Lingapin po ang mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamalmahalang krus. Ika'y lulhati na dyan sa langit. Nalagi mong magitan ay lubhang magaling. Ialayin po sa mga Diyos, siyaring mga hinahing sa tulong po inyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga sakit ng paning sa Kristo pong mga panalangin. Amen. Amen. Señor San Roque, ipanalangin po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating banal na misa, kay narito sa loob at labas ng Nambana. Maraming salamat po kay Reverendo Padre Beck Flores sa parokya po ng St. Paul of the Cross ng Marikina at ang kanyang makasamahan. Lakpakan po natin sila. Salamat po sa lahat ng mga walang sawang nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong Quiapo Church sa mahirapan nating mga kababayan dahil sa pandemya ng COVID-19. Salamat sa mga naugnay ngayon sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media at na cross-posting sa iba't ibang paraan. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod. Naway pagpalain kayong lahat sa ating poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang Diyos ay sapat na sa buhay natin. Huwag tayong maghahangad na makayamanang panandalian at may hangganan dito sa mundo. Sapagkat kung ang kayamanan natin ay Panginoong Diyos, tayo ay mabuhay sa buhay na walang hanggan. Pagbabaspas na po, mangyari po lamang itaas bahagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihayag mo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan ang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dala mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng binisyon ito naway, maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ay kaniibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pray natin ng Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno.